kanigosyong inenyo, welcome back to my channel. Ako po si kanigosyong inenyo, aka Rox. At ngayong araw na to, kanigosyong inenyo, ibabahagi ko naman ang isa kong recipe about bread. Ito ay torta bread. Ang tawag po dito, torta bread. Pero ang tawag po dito sa amin ay star bread dito sa kantin namin. Hindi kasi nila alam na torta bread to. Ipapakita ko sa inyo ang ating mga sangkap. Meron po tayong ditong 8 cups of bread flour. 8 bread flour po, kanigosong ina nyo ha, hindi po siya pwedeng cake flour. Pwede rin po siyang all-purpose flour. Then meron po tayong sugar, 6 cup of sugar. Mas gusto ko kasi matamis, kasi mga sugi namin, mas gusto nilang matamis. Depende po sa inyo, tikman nyo muna, pwedeng hindi matamis, pwedeng ako. At meron po tayong baking powder, 3 tablespoon. Meron po tayong cream powder, pwede pong kahit ano pong brand, Milk Boy, or anong cream ang gusto nyo ilagay, pwede. Meron po tayong 1 teaspoon of baking soda. Meron po tayong vanilla essence, 1 tablespoon. Meron tayong salt, iodized salt, 1 teaspoon. Meron po tayong 5 pieces na egg small. Ano po, sunginan nyo. At meron po tayong oil, 1 cup of oil. Meron po tayong ditong 1 cup of milk. Pwede po, any brand po, pwede. Ito pong akin, fresh milk po ito. Then, meron po tayong 2 cups of water. Yan. Papakita ko po ngayon sa inyo, kanigosong inyo, lahat po ito, pagsama-samahin natin, mamaya. Ayan, nilagay na natin yung ating egg na 5 pieces. Then, scramble na po natin ang ating egg. Pag-aguluin na natin. Yan. Sama-samahin na natin, kanigosong inyo. Turunod na natin ang ating water. 2 cups of water. Ayan. Then, isusunod na natin ang ating 1 cup of milk. Tandaan nyo po ha, any kind of milk po, eh, baka. Ako po kasi fresh milk. Pwede po kasi siya fresh milk. 1 cup of oil. Ang original po talagang pangalan nito, torta bread. Ayan lang, sana yung mga nasa kantin namin, tinatawag nilang sabre. Vanilla essence. Salt, iodized. Baking soda. Then, susunod natin ng baking powder. Then, after ng baking powder, yung powdered milk. Ayan. Then, isusunod po natin ang ating sugar, brown. Pwede po yung mas dark. Papaliwanag po sa inyo, kanigosong ina nyo ha, kung bakit pinagsama-sama ko yung mga liquid. Ang ano po nun, ang kagandaan po nun, mamimix na siya ng todo. At yung asukal, kaya sinunod ko siya, inulig ko yung flour, para yung asukal po talagang tunaw na tunaw, kanigosong ina nyo. Tingnan nyo po, mix na mix siya. Kasi kung pag-iwalay natin yung puro dry, tsaka yung liquid, pwede rin po yung ganun. Pero ako po kasi, iba yung style ko. Pinaghiwalay ko po talaga ay pinagsasama-sama ko po, sinusunod-sunod ko po lahat ng mga liquid. Then, sinusunod po yung mga dry ingredients. Ayan, tapos sunod na po natin tong ating bread flour. Take note po ha, bread flour po, kanigosong ina nyo ha, mas maganda po yung bread flour dito. Pwede rin po siyang all-purpose flour, but hindi po pwede ang ating cake flour. Ayan. Pwede rin po kung talaga nagbabudget kayo, kanigosong ina nyo, yung harina lang sa palengke, yung mga ordinaryong harina, pwede rin po yun, kanigosong ina nyo. And iyan, mixer na po natin siya para magpantay ang kanya. Nagtataka ka siguro po kayo, kanigosong ina nyo, na kung bakit hindi per kilo ngayon ang aking pinakitang mga rekado. Alam nyo po kasi, kanigosong ina nyo, may mga nag-request po kasi sa atin. Kung pwede, per cups po ang ibibigay ko sa kanila at ipapakita ko na rekado. Kasi nahirapan po daw sila pag per kilo, lalo na kung sasampolan po lang nila sa kanila. Kung hindi po negosyo, para lang sa kanila. Kaya yung ginawa ko po, nag-per cups po tayo. Shout out sa inyo yung mga nag-request nito ng per cups. Ito na, per cups na po ang ating mga timpla. Naglalagay po tayo ng mga cupcake liner. Kasi negosyong ina nyo. Kasi para hindi po inahawakan na yung ating
torta bread. Pero pwede pong wala nito kung sa inyo lang po at wala kayong available ng cupcake liner. Pwede po, pero bago nyo po ilagyan yung itong molde na to, bago nyo ilagyan siya ng panimpla nyo or ng torta bread nyo, lagyan nyo muna po siya ng margarine o kaya butter o kaya oil, pwede po. At ngayon, kanigosong ina nyo, maglalagay po tayo ng 1/4 cup of yan po, tapos ng ating torta bread. Nilagay na natin sa ating mga molde. At ang susunod natin gagawin ay ilalagay natin sa ating oven. Yan, buksan na natin ang ating oven. Mainit na siya. Ang init nito is 200 degrees Celsius. Then, 20 minutes. Set natin sa 20 minutes. Kapag makita natin na hindi pa siya ganun luto, dadagdagan natin another minutes. Aligosyo, papasok na po natin siya. Mainit na po ang ating oven. Tapos na ang ating torta bread. Ayan na, kanigosyo nyo ninyo. Finish na po tayo. Then, kanigosyo nyo ninyo. Yan po yung ating itsura ng ating torta bread. Ang bawat peraso po niyan is 15 pesos dito sa aming tindahan. Dito na po nagtatapos ang aking vlog. Kanigosyo nyo ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po huwag kayong magsawang manood sa aking mga videos. Please, paki-like and subscribe and hit the notification bell. At may kasabihan po tayo, ang buhay parang life. Kailangan maganda buhay para mabuhay.